Kumusta mga bata? Heto na naman ulit ako, si Teacher Vicky, ang pretty teacher nyo sa Math 3. Mahalaga na magpalakas tayo ng ating resistensya sa panahon ngayon para iwas sa sakit. May 24 na minuto na pala ang nakalilipas simula nung mag-umpisa kong mag-ehersisyo. Ibig sabihin, nasa pagitan ng 20 hanggang 30 minuto ang inilaan ko sa pag-i-ehersisyo. Mga bata, naiisip niyo ba ang naiisip ko? Paano nga ba i-round off ang bilang na 24 sa pinakamalapit na 10? Magandang araw mga bata! Nakakapag-ehersisyo rin ba kayo katulad ko? Medyo napagod ako kanina sa pag-ehersisyo. Pero, ang sarap sa pakiramdam kung ikaw ay pinawisan. Naaalala niyo pa ba ang tanong ko kanina? May ideya ba kayo kung ano ang pag-aaralan natin ngayon? Ang pag-aaralan natin ngayon ay pag-round off ng bilang sa pinakamalapit na 10, sandaanan at libuhan. Bago tayo magtungo sa ating aralin, subukin muna natin ang inyong galing. Ang gagawin natin ay do the moves. Paano nga ba ang do the moves? Kung A ang inyong sagot, iunat ang inyong kanang kamay at kaliwang kamay paharap. Kung B ang inyong sagot, igalaw ang inyong mga kamay pakanan at pakaliwa. At kung C ang inyong sagot, ipalakpak ang inyong kamay. Kuha nyo? Mayroon lamang kayong 5 segundo para masagutan ang bawat tanong. Ready na ba kayo? Umpisahan na natin! Ano ang lugar o place value ng digit na 2 sa bilang na 125? A. Sandaanan. B. Sampuan. C. Isahan. Kung B ang iyong sagot, tama! Ang digit na 2 ay nasa 10. Sa ikalawang tanong, ano ang halaga o value ng nakasalungguhit na bilang na 413? A. 400. B. 40. C. 4. A ang iyong sagot? Tama! Ang digit na 4 ay may halaga o value na 400. Sa susunod na katanungan, alin ang tamang simbolo o figure ng 3,100? A, B, o C? Kung B ang iyong sagot, tama! Ang simbolo nito ay 3,100. Sa 4 na bilang, alin sa mga sumusunod ang tamang salita ng bilang na ito? A. 10. B. 100. C. 10,000. Kung C ang iyong sagot, tama! Ang salitang bilang na 10,000. At ang ating panghuling katanungan, sa bilang na 4,987, aling digit ang may pinakamataas na halaga o value? A. 4. B. 10. C. 8. Kung A ang iyong sagot, tama! Ang digit na 4 ang may pinakamataas na halaga o value dahil ito ay nasa 1,000 pwesto. Ngayon, gawin na natin ang Do the Moves na may kasamang tugtog. Gusto niyo ba yon?
enjoy ba kayo mga bata sa Do The Moves natin? Ayan! Nakapag-exercise na rin kayo! Muli, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pag-round off ng bilang sa pinakamalapit na sampuan, sandaanan, at libuhan. Bilang pasisimula ng ating aralin, alamin at unawain muna natin ang 4 R's, rounding off, rounding place, rounding digit, at retain. Unahin muna natin ang rounding off. Ano nga ba ang ibig sabihin ng rounding off? Ang rounding off ay isang paraan sa pagtantsa ng mga bilang. Mahalaga ito para mas madaling maipakita kung ilang mga bilang ng bagay, tao, o halaga. Maaaring i-round off ang bilang sa pinakamalapit na sampuan, sandaanan, o libuhan. Halimbawa, ang bilang na 1,364 ay pwede nating i-round off sa pinakamalapit na sandaanan. Katulad nito, halos 1,400 ang mga batang pumapasok sa aming paaralan. Ngunit, maaari din natin itong sabihin sa pinakamalapit na sampuan. Halimbawa, halos 1,360 ang mga batang pumapasok sa aming paaralan. O kaya naman, sa pinakamalapit na libuhan, mga 1,000 ang mga batang pumapasok sa aming paaralan. Mas madaling maipakita ang bilang o halaga kung ito ay i-round off sa sampuan, sandaanan, o libuhan. Ano naman ang ibig sabihin ng rounding place? Ang rounding place, ito ay tumutukoy sa lugar o place value ng numero na i-round off. Ito ay ang mga salitang libuhan, sandaanan, sampuan. Eh, ano naman ang rounding digit? Ang rounding digit ay tumutukoy sa numero o bilang na i-round off. At ano naman ang ibig sabihin ng retain? Ang retain ay huwag palitan o huwag baguhin. Nahihirapan ba kayong intindihin ang mga ibig sabihin ng 4 R's? Huwag kayong mag-alala. Mamaya, sigurado akong mas maiintindihan ninyo ang mga ito sa ating talakayan. Ihanda ang inyong mga puso't isipan sa susunod na bahagi ng ating aralin. Turing! Narito ang 4 na hakbang para ma-round off ang mga bilang. Una, alamin ang lugar o place value ng rounding digit. Ikalawa, tingnan kung anong digit ang nasa kanan nito. Ikatlo, kung ang digit sa kanan ay 4 o pababa, i-retain ang digit na i-round off. Pero kung ang digit sa kanan ay 5 o pataas, magdagdag ng isa sa digit na i-round off. At ang panghuling hakbang, baguhin at gawing 0 ang lahat ng digits na nasa kanan ng rounding digit. Halimbawa, papaano i-round off ang 24 sa pinakamalapit na sampuan? Sundin ang 4 na hakbang sa pag-round off ng bilang. Unang hakbang, alamin ang lugar o place value ng rounding digit. Sa bilang na 24, ano ang rounding place? Ang rounding place ay sampuan. Anong digit ang nasa sampuan? Ang digit na nasa sampuan ay 2. Ang digit na 2 ay nasa sampuan. Kaya, ang digit na 2 ang rounding digit. Ang ikalawang hakbang naman, tingnan kung anong digit ang nasa kanan nito.
Ano ang digit na nasa kanan? Ano? Apat! Ang digit na apat ang nasa kanan ng rounding digit na 2. Nakalagay sa ikatlong hakbang na kung ang digit sa kanan ay apat o pababa, i-retain ang rounding digit. Pero kung ang digit sa kanan ay 5 o pataas, magdagdag ng isa sa rounding digit. Dahil ang 4 ay mababa sa 5, hindi na natin babaguhin ang 2. I-re-retain natin ang rounding digit na 2. At ang panghuling hakbang? Baguhin at gawing 0 ang lahat ng digits na nasa kanan ng rounding digit. Kaya, ang 4 ay papalitan ng 0. Kung titingnan din natin sa isang number line, malinaw na mas malapit ang 24 sa 20 kaysa sa 30. Kaya naman, kapag na-round off ang 24 sa pinakamalapit na sampuan, ang sagot ay 20. Isa pang halimbawa, paano naman i-round off ang bilang na 690 sa pinakamalapit na sandaanan? Ito ay sa pamamagitan pa din ng 4 na hakbang sa pag-round off ng bilang. Simulan natin sa unang hakbang. Una, alamin ang lugar o place value ng rounding digit. Sa bilang na 690, ano ang rounding place? Sandaanan. Anong digit ang nasa sandaanan? 6. Ang digit na 6 ay nasa sandaanan. Ang ikalawang hakbang naman ay tingnan kung anong digit ang nasa kanan nito. Ano ang digit na nasa kanan? 9. Ang digit na 9 ang nasa kanan ng rounding digit na 6. Nakalagay sa ikatlong hakbang na kung ang digit sa kanan ay 4 o pababa, i-retain ang rounding digit. Pero, kung ang digit sa kanan ay 5 o pataas, magdagdag ng isa sa rounding digit. Dahil ang 9 ay mataas sa 5, magdadagdag tayo ng isa sa rounding digit na 6. Kaya ang 6 ay magiging 7. At ang panghuling hakbang? Baguhin at gawing 0 ang lahat ng digits na nasa kanan ng rounding digit. Kaya, ang 9 ay papalitan ng 0. Dahil 0 na ang nasa isahan, kopyahin lang natin ang 0. Kung titingnan din natin sa isang number line, malinaw na mas malapit ang 690 sa 700 kesa sa 600. Kaya naman, kapag ni-round off ang 690 sa pinakamalapit na sandaanan, ang sagot ay 700. Ngayon, paano naman natin i-round off ang 2,685 sa pinakamalapit na libuhan? Gamit pa rin ang 4 na hakbang sa pag-round off ng bilang, simulan natin sa unang hakbang. Una, alamin ang lugar o place value ng rounding digit. Sa bilang na 2,685, ano ang rounding place? Libuhan. Anong digit ang nasa libuhan? 2. Ang digit na 2 ay nasa libuhan. Kaya, ito ang rounding digit. Ang ikalawang hakbang naman ay tingnan kung anong digit ang nasa kanan nito. Ano ang digit na nasa kanan ng rounding digit na 2? 6. Ang digit na 6 ang nasa kanan ng rounding digit na 2.
nakalagay sa ikatlong hakbang na kung ang digit sa kanan ay 4 o pababa, i-retain ang rounding digit. Pero kung ang digit sa kanan ay 5 o pataas, magdagdag ng isa sa rounding digit. Dahil ang 6 ay mataas sa 5, magdadagdag tayo ng isa sa rounding digit na 2. Kaya, ang 2 ay magiging 3. At ang panghuling hakbang, baguhin at gawing 0 ang lahat ng digits na nasa kanan ng rounding digit. Kaya, ang digits na 6, 8, at 5 ay papalitan ng 0. Kung titingnan din natin sa isang number line, malinaw na mas malapit ang 2,685 sa 3,000 kaysa sa 2,000. Kaya naman, kapag ni-round off ang 2,685 sa pinakamalapit na libuhan, ang sagot ay 3,000. Ngayon, handa na ba kayo sa ating pagsusulit? Para mas maging madali ang pag-round off ng bilang, tandaan lang ang 4 na hakbang. Dumako na tayo sa pagyamanin. Ihanda ang iyong lapis at papel at sagutan ito. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para masagutan ang bawat bilang. Piliin kung saan sa 2 bilang sa kanan mas malapit ang bilang na nasa kaliwa. Isulat ang letra ng inyong sagot sa sagutang papel. Sa unang bilang, aling letra ang pinakamalapit sa 75? A o B? Sa ikalawang bilang, aling letra ang pinakamalapit sa 117? A o B? Sa ikatlong bilang, aling letra ang pinakamalapit sa 8,678? A o B? Tingnan nga natin kung nakakuha kayo ng tamang sagot. Sa unang bilang, ang pinakamalapit na bilang sa 75 ay A, 80. Sa ikalawang bilang, ang pinakamalapit na bilang sa 117 ay A, 100. Sa ikatlong bilang, ang pinakamalapit na bilang ng 8,678 ay B, 9,000. Nakuha niyo ba lahat ng tamang sagot? Magaling! Kung may mali man ang iba sa inyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pwede pa kayong makabawi sa mga susunod na pagsasanay. Ready na ba kayo? Gamit ulit ang inyong lapis at papel, sagutan natin ito. I-round off ang 32,571 sa pinakamalapit na 10,100. Mayroon kayong 15 segundo upang masagutan ang mga tanong na ito. Umpisahan na! Tingnan nga natin kung nakakuha kayo ng tamang sagot. Sa bilang na 32,571, kapag i-round off ito sa 10, ang sagot ay 32,570. Kapag i-round off naman ito sa 100, ang sagot ay 32,600. At kapag i-round off naman ito sa 1,000, ang sagot ay 33,000. Sa
Tama ba ang lahat ng sagot nyo? Magaling! Isa-isa. Sa pag-round off ng bilang, lagi nang tandaan ang apat na hakbang. Natatandaan nyo pa ba ang apat na hakbang? Una, alamin ang lugar o place value ng rounding digit. Ikalawa, tingnan kung anong digit ang nasa kanan nito. Ikatlo, kung ang digit sa kanan ay apat o pababa, i-retain ang digit na ira-round off. Pero kung ang digit sa kanan ay lima o pataas, magdagdag ng isa sa digit na ira-round off. Ikaapat, baguhin at gawing zero ang lahat ng digits na nasa kanan ng rounding digit. Ayan! Excited na ba kayong sumagot ng inyong mga gawain sa math? O, nasagutan niyo na? Kung patuloy ang inyong pagsasanay, siguradong ang mga gawain sa math ay kayang-kaya mo! Mga bata, dito nagtatapos ang klase natin sa araw na ito. Tandaan, kapag math ang aralin, walang mahirap, basta't masaya itong tatalakayin. Ganyan ang Math 3 dito sa DepEd TV. Kaya naman, matsayang matuto! Muli, ako si Teacher Vicky, ang pretty teacher nyo sa Math 3. Hanggang sa susunod, paalam!